House panel slashes proposed 2025 budget of Sara Duterte's OVP by 1.3 billion. Oh, kasi ang hinihingi niya is around 2 billion. 2 billion ang hinihingi niyang budget sa lower house. Ang binigay sa kanya, mga 700 million lang. 700 million lang. Panoorin natin yung announcement ni Stella Kimbo. Masyadong eventful. Ay yesterday, the Committee on Appropriations decided to recommend a reduced budget for the Office of the Vice President, and the reduction shall be split by the DSWD AIX program and the DOH MAIFIP program. So ipapaliwanag ko lang po na ang decision na ito ay isang committee decision. Ang Committee on Appropriations has 139 members, and with respect to the budget cut of the OVP, ito po ay naging unanimous decision among the members. Ah, hindi lang daw dalawang tao, ha? Hindi lang daw dalawang tao ang umutas sa budget ni Sara. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede lang po yung magpadala ng mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang SendWave, ang gagawin nyo lang ay download ng SendWave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo yung bank account details nyo, at pwede lang kayo magpadala sa GCash, sa Cash Pickup, at iba't ibang mga banko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa nga yung promo code na Coach Jarrett sa inyong pong unang padala, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit sa inyong pong unang padala. Kaya gamitin na po si SendWave for all of your remittance needs. Ayan. Si Saldi ko lang tsaka si Martin Romaldez. Come on. If that's the case, alam nyo mga kuchero, kung papaniwalaan natin yung narrative na yun, eh di ibig sabihin, si Velasco, si Congressman Velasco, nung siya ay House Speaker, ay may ginawang marami pala siyang ginawang kabalbalan. At damay, siya rin pala ang humahawak ng budget nung panahon ni Velasco. Oo. Siya rin pala ang may isa sa mga may kasalanan sa 51 billion pesos ni Pulong Duterte. If we will follow that logic. So, ibig sabihin complicit si Velasco doon sa 51 billion na kinurakot ni Pulong Duterte. At lilinawin ko rin po na hindi pa ito final approval ng Congress. Ito po ay recommendation pa lang po ng Committee on Appropriations for the Plenary. At kagabi naman po ay nag-second reading na rin po ang approved committee report na kung saan nakapaloob ang recommendation ng reduced budget for the OVP. So which means naka-calendar na po ang General Appropriations Bill as amended for plenary debates beginning September 16. And hopefully po, kung masusunod po namin ang schedule, hopefully, sana po wala masyadong mangyaring, masyadong eventful, ay matatapos po namin maaprubahan on third reading ang General Appropriations Bill by September 25. So yun po. At ilinawin ko rin po na meron pang another round of amendments. At ito po will be sa plenary na po. Doon na nga po on the week of September 16 to September 25. Yun. So right now, kaya ganyan mga kuchero, final na siya at the committee level. At the committee level, Committee on Appropriations. Pero, yung budget na yan, aakyat pa yan sa plenary. Plenary, yung lahat ng mga kongresista, sila doon magkakaroon ng bagong defense. De-defend uli doon. In plenary. Ngayon, after ng plenary, magkakaroon uli ng isa pang defense or parang negotiation ang nagaganap dun. Hindi naman siya defense. Pero nagkakaroon pa ng isang meeting, ang tawag doon, bicameral conference. Yung bicameral conference, yun na yung maghaharap ang lower house at ang upper house, the Senate and the House of Congress.
doon mag magkakaroon uli ng mga potential changes. Oh, so usually like yung nangyari noong 2023 sa 2023 budget, dinisallow yung confidential funds at the committee level at sa lower house level, pero na-overturn yun sa BICAM. Na-overturn yun sa BICAM. Binigyan siya ng parang more or less 500 million na confidential funds. 500 million combined, if I'm not mistaken. A certain amount is for DepEd and a certain amount is for Office of the Vice President. So, pero ang total nun, if I'm not mistaken, was around 500 million. So, ganun yung nangyayari. Bakit may mga ganong steps? It's to make sure, mga kuchero, na ang politika ay nawi-weed out o natatanggal yung political interest doon sa budget. Pwedeng madagdagan pa to, yung 733 million, pwede madagdagan pa yan. Depende sa kung ano yung mapag-uusapan sa BICAM at sa plenary. Or, worse, pwedeng mabawasan pa siya. Ang ano lang is this, the only question is, pagdating sa BICAM, This is the combination of Senate and lower house. Maraming kaibigan si Sara doon eh. Sa BICAM, as a Senate. So, you have Bongo, ayan, nakikialam talaga yan. Si Bongo nakikialam yan. Si Aimee nandoon. Si Bato de la Rosa. Hindi ko alam kung si Francis Tolentino ay maikiride. 50-50. Robin Padilla. Si Robin Padilla kasama dyan. Tapos, ano pa ba? Sino pa ba mga... Si Cayetano most probably will also vote for the increase ng budget ni Sara Duterte. Although isa sa mga tumira yon kay ano eh. Si Sara, isa sa mga tumira kay ano eh. Kay Cayetano. Siya yung nagpatanggal kay Cayetano sa ano eh. Sa lower house, kaya biglang naging ano. House Speaker si Velasco. Yun. Si Sara yun. Trabaho ni Sara yun. Yung dalawang Villar, nandoon din. So you have eight. Seven. You have seven. So we don't know yet kung anong mangyayari sa vote pagdating dun. But, let's see. Ako mga kuchero, kasi ano eh, election period eh. Hindi ko alam kung susugal yung mga re-electionists. And the re-electionists are si Cynthia Villar, si Bato de la Rosa, si Bongo, Francis Tolentino. Yun yung mga re-electionists. Pia Cayetano. So hindi ko alam kung susugal yung mga tao na yun. But let's see. Malay natin, hindi sila sumugal. Kasi, di ba? Yung iba, like sila Revilla, si Lapid, si Zubiri, I think they're, kung saan yung politically convenient. Boboto sila kung saan yung politically convenient. So, for example, si Revilla is under ng Lakas CMD, it will be awkward for him to vote for Sara Duterte. For the budget of Sara Duterte. Medyo awkward yun. So whatever is politically convenient, baka yung ibang senador doon sila boboto. But for the most part, yung mga magiging solid dyan would be Robin Padilla, Bato de la Rosa, Bongo. Sila yun. Sila yung mga sila yung mga magiging solid dyan. So let's see kung anong mangyayari, diba? Tuloy natin to. So, ang nangyari po is while the Office of the Vice President, the DBM, proposed or recommended a budget of 2.037 billion for the OVP. Si Super Ate pa pala, oo, pagtatanggol din nun yung Super Ate ng pangalawang pangulo yun. Kami naman po, ang Committee on Appropriations yesterday recommended to be exact, 733,198 million pesos, which means merong cut of 1.293159 billion pesos.
At ang reduction na yan ay ililipat po sa dalawang ahensya. And as I had mentioned earlier, for two programs, the DSWD AIX program, which is the assistance for individuals in crisis situations, and the DOH MAIFIP, or the medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. In other words, dalawa pong very important social protection programs ng ating gobyerno. So ibig sabihin, mga kotsero, si Sara, yung sa 1.3 billion na tinanggal sa kanya, essentially, these are programs that are duplicates or redundant programs of the DOH, Department of Health, at saka ng DSWD. Tama lang tanggalin sa kanya yun. Hindi niya kailangan yun. So, ang specific items po na pinanggalingan nitong total cut of 1.293 billion pesos ay as follows: financial assistance, professional services, utility expenses, supplies and materials, as well as lease expenses. Yun lang itinira. And ang dahilan po kung bakit ang items na ito ang naapektuhan, lahat po ay nanggaling po sa lahat po ng narinig po natin doon po sa dalawang hearings na naganap in the last weeks. So, mamaya po kung meron kayong katanungan on the details, I can provide those to you. So, so siguro just one last note before I take in questions. So again, we have one more round of amendments. Lilinawin ko, hindi pa ito final approval ng Congress. Meron pa tayong plenary debates. And tagal pa pagkatapos po mapadala ang House version of GAB to the Senate, magkakaroon siyempre ng Senate deliberations. After ma-approve ang Senate version, meron pang bicameral meeting. After that, magkakaroon pa po ng ratification, meaning babalik pa po yan to both Congress and the Senate. And then after that, magkakaroon pa po ng President's approval, because as you know, the President can veto, and ang veto po is pwede po on a line item basis. In other words po, ganun po kahaba ang proseso ng ating budget approval, budget process. At malinaw po na napakarami pong tao na involved dito po sa pag-aproba ng budget. Hindi lang po dalawang tao. And of course, after the budget is approved, alam naman po natin ang budget execution is solely by the executive. So yun na lang muna po, and I'm willing po to take questions. So, ang lumabas po sa ating hearings is nothing. Of course, nagkaroon ng problema sa paggamit ng confidential funds. But moot and academic naman, because last year pa lang ay tinanggal na natin ang confidential funds. Wala pong proposed budget for confidential funds in 2025. So at least that's out of the way. Pagdating naman po sa regular programs, ang lumabas sa hearing ay number one, tila napakaraming opisina. Bakit? Whereas the previous vice presidents did not have those nationwide offices. Number two, bakit napakaraming social programs na ini-implement? Tila redundant. Bakit merong sariling medical assistance program? Meron naman tayong MAIFIP sa DOH. Bakit meron sariling burial assistance? Meron naman tayong AIX sa DSWD. At ang AIX at saka MAIFIP, these are mga programa na subok na subok na. So, yun ang mga dalawang, kumbaga... Si Congressman Stella Kimbo naman, may ano pa eh, pinaganda mo pa eh.
Sinabi pa na ano, subok na subok na. Oh, ibig sabihin, meron na silang proseso, may internal controls na ma-check kapag mayroong katiwalian, etc., etc. Yun lang naman yun. Sana direkta niya na, ma'am. Sana po direkta niya na, ma'am. Yung sinasabi na yan. Oh, na kasi lumabas din sa isang hearing na si Office of the Vice President ay walang internal controls. Ibig sabihin, hindi nila dinodocument ng maayos lahat ng kanilang gastos. Oh, sana nirekta niya na, ma'am. Tuloy natin. Nang ibabaw na findings mula sa COA. And at the same time, lumabas din po na mababa ang utilization rate. Ang dami pong natirang pondo mula sa social programs. And at the same time, meron din lumabas na mga problema, implementation program, implementation problems panis resulting from lack of implementation details. Or panis na tinapay. Inaamag na tinapay. May pesting tinapay. Yun, yun yung sinasabi natin. Protocol, according to the COA, at kung naalala niyo po, ay halos may mga similar problems doon po sa DepEd, tulad po ng mga problema sa delivery, nagka-problema po sa mga nabubulok ng mga tinapay, etc. So, ang sabi namin is, why don't we just transfer the funds for financial assistance to the national government agencies na subok na, oh, it doesn't mean na mababawasan ang kanyang pagtulong, ang pagtulong ng OVP. Ang sinasabi lang po natin is ililipat lang natin doon sa mga ahensya na yan at pwede nang kunin ng OVP ang allocation nila doon mismo sa DSWD at DOH, katulad po ng ginagawa ng Congress at ng Senate. At ang on our part, by transferring those funds, that ensures the OVP na meron silang sapat na alokasyon na kakayanin nilang ma-implement. In short, hindi ikaw ang hawak ng pera. Napakahaba ng paliwanag ni Kong Stella Kimbo dito. Pero yun lang ibig sabihin nun. In short, hindi ka hawak ng pera. Pwede ka pa rin naman magkaroon ng mga programa-programa mong ganyan. Walang problema yan. Go, go, go. Oo. Pero hindi ka hawak ng pera. Kurakot ka kasi. Kurakot kasi si Sarah. Yun. Yun ang ano dun eh. Yun yung ano. Tawa dun? Summary. Yun yung cliff notes nung sinabi ni Secretary, ni Congressman Kimbo. Sige, gawin mo yung mga programa, yung burial assistance, etc. Walang problema, magpa-medical assistance ka, etc. Walang problema, gawin mo lahat yan, pero hindi ka hawak ng pera. So, ganun po ang naging main decision. And at the same time po, as I had mentioned earlier, pagdating sa rent, na-explain ko na po yun, and at the same time, tinignan din po namin yung professional services na tila malaki ang budget for consultants. Bakit? Ba't malaki yung budget na for consultants? Ano meron? Anong ginagawa? Para saan? Diba? Ano yung paggagamitan mo ng consultants? Hindi ko naiintindihan. Pero sana hindi na mabago tong budget na to. Ano? Lahat po ng nag-attend kahapon during the Exicom ay lahat po sila ay nag-agree po dito sa decision ng committee na i-reduce ang amount para sa OVP as recommended for plenary debates. Yun po ang nangyari kahapon. At pagdating naman po sa kung ano ang inaasahan natin sa presensya ng ating mahal na Vice President, sana naman po ay sila po ay dumalo. It's a very important part of the process. So kahit na hindi sila mismo ang sasagot,
isipin po nila na kumbaga po meron po silang spokesperson. Ganun lang naman po. As you know, pagdating sa plenary debates, ang kaibahan lang naman po doon sa committee hearing is hindi sila pwede mismo ang magsalita sa mikropono. Sila po ay merong spokesperson, isa rin congressman. Pero sa totoo lang po, lahat ng mga sagot, halos lahat naman po, ay talagang binubulong lang naman talaga ng ahensya doon po sa congressman. So, this is a good opportunity for them. Again, hindi po kami perpekto. It's a recommended amount. We are still open to debate and discussion. So kung meron pang input na kailangan po namin malaman at meron silang apila sa amin na dapat dagdagan ito for whatever reason, kami po ay very willing to listen to all of those inputs. Willing na willing po. Kaya we are inviting all agencies for that matter. At sa totoo lang naman po, never naman po tayo hindi siniputan sa plenaryo. Kaya inaasahan po natin ang kanilang pagdalo. Good luck. Good luck kung aatan niya ng plenary. Huwag tayong aasa. Huwag tayong aasa. Baka masaktan lang. Huwag tayong aasa. Baka masaktan lang tayo, guys. Pero mga Ochero, tulad nga, kung meron mang dapat sisihin sa pagtapyas ng budget ni Sarah, it's her. Wala na iba. Ikaw lang dapat sisihin dyan, Sarah. Sabi na isang kongresista, walang ibang dapat sisihin kundi si Vice President Sarah Duterte dahil ito ang gumawa ng mga issue na kanyang kinakaharap ngayon. Ayon kay House Assistant Majority Leader at La Union Representative Paulo V. Ortega. Karamihan ng mga sinabi niya parang siya nag-a-attack sa sarili niya. Parang self-inflicted kasi. Ginawa mo sa sarili mo. Grabe naman. Ang tinutukoy ni Ortega ay ang sinasabi ni Duterte na tinatarget siya at balak ng Kamara de Representante na bigyan ang kanyang tanggapan ng zero budget o kaya ay piso budget sa 2025. Alam niyo, that's impossible. It's not going to happen. Ako, gusto ko yun. Kung ako lang yung kongresista at tatanungin ako, gusto ko bang piso budget lang ang ano? Piso budget? Ang OVP? Why not? Okay lang. Kasi wala naman siyang kwenta. Pero imposible yun. Oo. Imposible yun. So, ang ibibigay lang sa kanya ay yung sapat. Yung sapat sa kanyang opisina. So, baka yung 700,000 na yun na yung sapat. Oo, bahay na yung sapat. Sakto lang pambayad sa opisina, sa rental ng opisina, sakto lang pampasahod, sakto lang pambayad sa mga regular na bills, etc., etc. Pero kung maggagawa ka pa ng ibang programs, wala ka na ibang budget. That's it. Actually, hindi pa nga raw dito kasama yung yung kanyang offices, satellite offices. Hindi kasama yun dun sa 700 million. Hindi kasama yun doon. It's either kailangan niyang isara yung kanyang mga satellite offices or hahanapan niya ng ibang donors para magbayad doon, para magsuporta doon sa kanyang mga sa iba niyang mga proyekto. Ngayon magtatrabaho na siya ng legit. Wala siyang choice. Kailangan niya magtrabaho ng legit. Hindi katulad yung dati panggap trabaho lang, di ba? Sinabi nga ni Saldi ko nung nakaraan na lang siya hindi pumapasok . Hindi pumapasok sa opisina sa DepEd. Paano kami magagawa nun? Walang ganun. Oo. So, this is really self-inflicted. Si Sarah may kasalanan nito. Wala siyang ibang sisihin. Kaya, kung pag sinabi niya okay lang na zero ang budget ng OVP, o di, tanggapin mo. Walang ibang dapat sisihin dyan kundi ikaw. Pero again, kung magkakaroon siya ng donor, let's see. Kung magkakaroon ka ng donor. Kailangan yung donor mo medyo matindi-tindi. Oo, yung tipong kayang magpondo ng 6 billion pesos. Parang pogo hub.
Mga ganong klase. Kasi laki na hinihingi niyang budget eh. 2 billion pesos. Oh, 2 billion pesos, guys. So, ibig sabihin, kailangan niyang kumuha ng budget sponsor na kayang magbigay ng 6 billion pesos. Oh, for the next few years. May 4 na taon pa. So, 8 billion pala. Aba, tama, 8 billion. Kasi may 4 years ka pa eh. 8 billion pesos every year. 2 billion pesos every year. Every year, total of 8 billion pesos. Oh, naalala ko, merong gumawa niya noong 2019. Nagpasok siya ng 6 billion pesos para magpagawa ng Pogo Hub. Naalala ko, merong isang tao na willing i-bribe ang PAOK, no, sa pamamagitan ng 1 billion pesos. So, most probably, may makukuha talaga siya. Hindi lang natin alam kung Pilipino. Oo. Hindi lang natin alam kung Pilipino. Pero may makukuha siyang donor. For sure. Pero definitely, ito yung ano, for example, itong budget ni Lenny. Hindi ko pinagtatanggol si Lenny. Kasi again, mga kutsero, si Lenny, I think, is one of the least respected VPs that we have. Pero even si Sarah has tinalo na ni Sarah si Lenny sa pagiging walang kwenta. Totoo. So kung siya dati ang most disrespected vice president nung panahon ni Digong, si Sarah naman ang most disrespected ngayon. But anyway, tignan nyo yung budget ni Lenny. Ito kasi, ito lang yung saktong pang-office niya. Yung saktong pang-office niya, 500 million, 428, 543, 663, 699, 900. Ito yung pinakamalaki yun, 900. Pero kasi, naalala ko, if I'm not mistaken, kaya nag-900 yan dahil isa yan sa mga binago sa Bycam. Sa Bycam yan naging 900. 500 lang dapat yan, if I'm not mistaken, noong 2021. Pero nabago siya sa Bycam, naging 900. Tapos 2022, naging 702 million. Tapos biglang pagtalon kay Sarah, ay, umaabot na ng billions and billions and billions of pesos. Pesos. Oo, antindi. Grabe. Umaabot ng billions. Oo. Hindi ko naintindihan kung bakit. Pwede magbalik na lang natin dito sa 428. Kasi feeling ko, kahit yung 733, sayang pa rin eh. Parang sayang pa rin, di ba? Pero ang hirap kasi siya bigyan ng kahit magkanong amount. Kahit magkanong amount, ang hirap ipagkatiwala kay Sarah. Lalo na meron siyang 73 million na disallowance sa confidential funds niya. Yan, no? 73.2 million of the 125 million in confidential funds released in 2022 has been issued a notice of disallowance. Na mismanage niya yung pera eh. Hindi niya ginamit yung pera ng maayos. At ito, mga kutsero, sa DepEd na budget, ilang araw ko na pinapakita. Hindi ko pa rin binubura ito hanggang ngayon eh. Siguro buburahin ko lang ito pagkatapos na ng mga budget hearing. Kasi I really want to drill this down sa mga audience natin. I really want us to realize how bad Sarah wasted the Philippines at the budget that she was given for 2024. 12.2 billion pesos in suspension, disallowance, and charges. Ito yung sa DepEd. 6.9 billion in unliquidated cash advances sa DepEd. And 15.4 billion sa delayed partial or non-implementation of various programs. Grabe, di ba? If you give me 100 billion pesos, I will solve all the problems of basic education. 100 billion. O di binigyan siya 676 billion sa DepEd. O ano nangyari sa 676 billion? Wala. Ten. Pa walang kwenta talaga nito ni Sarah. Totoo lang. Kaya ganoon. Kaya ganoon, guys.
Paski ako hindi ko ipagkakatiwala sa kanya yung 700 million eh. Hindi ko pagkakatiwala sa kanya yan. Mabait pa nga ang lower house para bigyan siya ng 700 million na operating expense. Pero wala eh. Ayan na lang natin. Tira natin sa bycam. Sana hindi na lang madagdagan. Yun na lang yung hope ko. Sana hindi na lang siya madagdagan. Hindi man siya mawala, sana hindi na lang madagdagan. Kasi syempre alam nyo, naisip ko rin mga kutsero, kailangan pa rin namang kumain ng mga empleyado niya. Diba? Kailangan pa kumain ng mga empleyado ni Sara Duterte. Kung wala tayong pake kay Sara, okay lang yun, wala tayong pake kay Sara. Pero yung mga tao niya, kailangan kumain, kailangan magtrabaho, kailangan magpakain ng mga anak, kailangan magpagamot, may mga pangangailangan sila. So para sa akin, okay na lang yun. Diba? Ibigay na lang sa mga empleyado niya yung budget. Sabi, ghost employees? Ghost employees? Sana hindi. Maawa na lang tayo doon sa mga empleyado. Diba? Kasi may mga tao dyan na damay lang eh. Nadadamay lang sila dahil sa kabalbalan nito ni Sara. Ang kalokohan niya. For example, yung security niya, dadamay lang yun eh. Yung pasweldo nun, ay hindi, sa DND pa lang sweldo. Ina-allocate lang sa OVP. So anyway. So sana, aprobahan na lang kung ano yung kailangan niya. O yung kailangan ng mga tao niya. Inisa-isa pa ni ano, one opti oh. Ghost employees, ghost writer, ghost scholars, ghost bank account, ghost security. Ay, hindi ghost securities niya. Buhay yun. Buhay lahat yun. At sana manatili silang buhay. It is what it is. So, itin na lang natin yung magiging final budget niya after ng bicameral conference para malaman talaga natin kung ano ba yung totoong ganap dyan. Oo. So mga kutsero, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page, Jared Pulido pangalan. I'll see all of you in our next live stream. God bless. See you next time guys. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?